Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, magtuturo tayo ng pag-bend ng tubing. Ito yung bender natin. Yung bender natin ay 10mm. Kailangan yung gagamitin natin na tubing ay 10mm din. Ito yung tubing natin, 10mm. Yan. Ito muna yung unahin natin na bending. Bali, 390 degrees. Ito siya, mula dito 10 cm. Dapat makuha na natin yung 10 cm. Tapos ito naman 15 cm din. Dapat makuha din natin yan. Tapos ito, mula dito at saka dito 15 cm. Bahala na dito yung dulo. Dulo na ito, pwede mo na putulin. At saka ito naman tayo, dito naman tayo sa sunod, yung sa 45 degrees. Mula dito 15 cm. Tapos yung offset niya ay 15 cm. Tsaka yung travel niya dito ng tubing natin ay 20 cm. Tapos yung pinakadulo dito 15 cm din. Bali 10mm ito na. 10mm tubing, yung size nito. Size ganito din sa isa. 10mm din na tubing. Ngayon umpisa na natin. Dito muna tayo guys sa ano, sa 10 cm. Dito mula tayo dito, gawin natin 390 degrees yun. 10 cm. Dito tayo. Ngayon buhita natin to. 10 cm yung haba. Yan yung marka natin. Ngayon, pag nagpisto tayo ng bender, dito tayo ilagay natin ito, yung guhit natin sa R. Sa right. Ito yung guhit natin. Ito yung R. Ibig sabihin right ito. Ngayon, dapat mag-accurate tayo na pag na 90 degrees na natin ay 10 cm ang lalabas. Ito ay 10mm na tubing. Ngayon, bindingin na natin. Yeah. Tapos yung zero, ito yung zero na to, dapat tumama din dito sa 90 degrees. Ngayon, kung i-90 degrees natin, ngayon tumama na. Yung zero, ang guhit ng zero, tumama sa 90. Ngayon, sukatin natin. Eh, sukatin natin to. Kung tumama, mula dito at saka sentro nito, dapat magiging 10 siya. I-0-0 natin. Ayan, tumama siya. Tumama ng 10. 10 cm. Ayan, tumama. Nakuha na natin ito, yung 10 cm dito. Dito naman tayo sa 15 cm, papunta naman dito. Guys, sukatin naman natin ito. Zero-zero na natin para sakto-sakto. Kailangan natin ng 15 cm. Bali dito. Yan. Sentro nito, at saka sentro nito, bali 15 yan. Ngayon, buhita natin. Yung buhit natin, tapos bibilugan natin yan. Kailangan bilog, yan. Dito natin ilagay dito natin kanina guys, nasa ano tayo, naka-R tayo. Pag ganito naman tayo, bali naman natin papunta naman dito. Ilagay naman natin sa lift. Ito natin yung binder. Dahil nag-R tayo dito kanina sa unang 90 degrees natin, dito naman tayo ay mag-lift naman tayo rito. Naka-lift, ilagay natin sa L. Pwesto ng bender, ilagay naman natin ito, yung guhit natin dito sa L. Ito yung ano natin, marka kanina. Yan. Kailangan ito yung zero, nakatapat din dito sa zero.
Tapos ito yung buhit natin, nakatapat sa L, para makuha natin yung tamang 15 cm. Tapos silipin natin dito kung diretso, para hindi tabing yung 90 degrees natin. Ayan. Ngayon, diretso na siya. Ibed naman natin. Ilo naman tayo dito kasi naka-R tayo kanina. Ayan. Ilagay naman natin ulit sa 90 degrees. Ayan, naka 90 degrees na yan. At saka makikita naman dito, dito at saka dito, dapat parehas ang gap para makita nyo na 90 degrees. Ngayon, titingnan natin kung naka 15 cm siya. Ayan. Mula dito, lagyan mo ng ganyan, katungan mo ng ganyan, at saka sukatin natin. Ngayon dito, patungan natin ng isang tubing at saka suwatin natin kung naka-pinsi ba siya. Ayan, isaktong 15 cm. Ngayon, nakuha na natin dito. Ito yung ano natin kanina. Mula dito, naging 15 siya. Dito ngayon, kuha na natin kanina na naging 15 cm siya. Ayan. Ilagay natin sa L para saktong-sakto. Yan, 0-0. Dapat yung gitna nito, sa gitna nito, yan ang 15. Yan, 15 cm siya. 0-0 natin yan. Tapos, ito na naman. Mag 15 cm tayo dito, mula dito, mababali naman tayo ng ulit ng 15 cm. Dito. Kung umisakto naman siya mula dito at saka dito. 15 cm naman yung babalihin natin. Kaya, yeah, masukat naman tayo rito. Kaya, yeah, magsukat naman tayo rito ng 15 naman, panibagong 15. Dito, ayan, 15 yan. 0-0 yan. Gitna, gitna nito, at saka dito. Ayan, marka natin. Ayan, mula dito. Dito, nag-ill tayo, guys. Tapos, pagdating naman dito, pag pumaganito naman tayo, parang hagdan yung gagawin natin na bali. Ayan. Pag pumaganito naman tayo, ilagay naman natin sa R. Sa R na naman, kasi nag-ill tayo dito kanina. Dito tayo pisakin na R. Ill, R. Ganun lang yan, guys. Yung balik-balikan nyo lang. Ngayon, ilagay naman natin sa bender natin ni Mem. Yung guhit, ilagay natin sa R. Dapat naka-zero yan dito. Ito yung R, ito yung R niya. Ito yung sentro ng R niya. Ayan. Ngayon, katapat na yung guhit natin sa R. Ito. Ito yung guhit natin. Tapos silipin natin dito pag diretso. Para pag finish to natin, diretso yung pali natin. Ayan. Mula dito, kailangan diretso yung tubing natin. Ngayon, babalihin natin. Ang papalabasin natin ay 15. 15 ulit. Lagay naman natin sa 90 degrees. Yan. Sa 90 degrees na naman yan. Kasi yung binali natin, tatlong 90 na. Isa, dalawa, tatlo. Pangatlo nito. Dapat mula dito at saka dito, magpareho sila na 15. Yan. Tingnan natin. O, umisakto nga. Lagyan natin dito. Para makuha nyo, lagyan nyo dito ng isa. Patungan nyo ng isa, yan. Para makuha nyo ng mula dito at saka dito, magiging 15. Hindi ba? Sakto, guys. Yan ang pagbali ng tubing na tatlong 90 degrees. Pwede ka magganito kasi naka-R ka dito. Pag pumaganito ka naman, L ka naman dito. R, L, R. Sunod, L,
RR pag ito yung hagda na sinasabi, yan ganyan. Pwede ka ulit mo pag ganyan. Kuha mo na yung tamang dito natin. Ito yung ano natin, parang ganito. Yan. Ito yung ginawa natin ngayon, yung kinalabasan. Accurate siya sa tamang sukat. Mula dito, tin. Yan, tin. Tapos ito, dito, 15. Yan, tapos dito naman ulit, 15. Yan, saktong-sakto siya. Tapos ito dulo, pwede mo na putulin. Ngayon dito naman tayo sa 45 guys. 45 degrees. 45 degrees natin. Ito, mula dito, 15, 20, at saka dito, 15. Pero dulo na ito, wala nang problema ito. Dapat ito lang makuha natin na offset yung ganito niya. Mula dito, kailangan makuha natin yung 15. Ito lang yung gagawin natin. Ngayon guys, dito naman tayo sa, 45 degrees ito. Babalikin natin. Yung offset niya ay 15 cm. Mumula tayo sa 15. Pinano ko na. Ito yung 15 natin. Ayan. 15 cm mula dito. Magkano na tayo? Mag-bend tayo. Ngayon sa 45 naman natin ilagay. 45 degrees. Ayan. Ito yung pinaka 45 natin. Ito yung guhit na ito, tapos itapat natin yung ano natin, yung marka natin. Ito yung marka natin, yan yung kulay puti, itapat natin dito. Tapos ito yung zero, dadalhin natin dito. Ito, itong guhit na to, dito natin itapat. Yan, ngayon babalikin na natin, itapat natin sa 45. Yan. Kailangan naka 45 na siya. Ngayon, kukunin natin ay 15. Yung offset niya. Dito. Dito sa sinabi natin, sa sinulat natin dito na papel. 15. Ito, 15. Yung offset niya. Ngayon, madali lang ang gagawin, guys. Eh, dito. Yan, ganun niya lang gagawin, no? Tapos yung travel, para makuha yung travel na 20. Sulat muna kayo dito ng 20. Dito kasi 20 yung travel niya. Ito tinatawag mula dito at saka dito, 20 cm. Tapos susulat tayo dito ng 20. Ito. 20. Yan. Ngayon mula sa 20, sukatin natin yung 15. Yan. Itapatan nyo lang ito. At saka 15. Yan. Dapat nakaganyan yan. Mamaya pag binending natin, naka 15 siya. Yan, dito yan. Yan ang pagkuha. Tapatan nyo dito. Tapos tapatan nyo, isukatin yung ganyan. Yan. Tapos dito, 45 naman tayo dito. Lagay naman natin sa 45. Yan natin kung may sakto ang isang 45 degrees niya. Yan, guhit natin. Ito mula dito. Tsaka dito ay 15 cm. Yan. Itapat na natin guys sa 45 ulit. Yan. Ito dapat nakadaritso. Hindi nakapaling. Yan. Ay, dapat nakadaritso yan. Yan, ganyan. Nakadaritso sa binder natin. Tapos silipin natin na okay. Balikin naman natin ang ito yung zero. Dadalhin natin itong guhit na ito. Dadalhin natin, itatapat natin dito. Ngayon, bending na natin. Tingnan natin kung tumama ang 20. Lagay natin dyan. Tapos lagyan natin ng ganito. Natungan natin ng isa. Tingnan natin kung makuha natin yung 15. Ang travel pala ay 20.
Ayan, nakuha natin yung 15 guys. Ayan. 15 dito. Tsaka dapat 15 din dito. Ayan, ganyan lang ang pagkuha. Kaya ginawa natin ganito. Ayan. 15 cm mula tayo dito. 15 cm. Tsaka yung travel natin, 20. Ayan. Ayan, travel tayo ng 20. Ito wala nang problema, to dulo na yan. Dapat ito yung makuha natin. Patungan natin ng ganyan. At saka sukatin natin ng ganito. Para malaman natin kung tama yung ano natin. Yung binding. Ayan. 15 siya. 15 din dapat dito. Ayan, may sakto siya, di ba? Ganun na guys yung pagbali ng chucking, paggamit nito ng binder natin na switch lock yung brand niya. Ayan, ganun lang yung pag binding ng accurate. So guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli, paalam.